So ayun, magandang araw po. Gagawa naman tayo ngayon ng masarap na merienda na pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. At syempre naman, pwede rin itong gawing pangnegosyo. Sobrang dali lang pong gawin neto. Gagawa tayo ngayon ng piyaya. Sa isang lalagyan, unahin nating ilagay ang 1/4 cup ng oil, 1/2 cup ng water, at 1 teaspoon ng salt or asin. Haluin lang natin ito hanggang matunaw ang asin. Saka natin ilalagay ang 2 cups ng all-purpose flour. Pwede na rin ang third-class flour. Haluin lang natin ito hanggang makabuo tayo ng dough. So para makabuo tayo ng dough, i-knead natin ito or masahin natin ito para ma-achieve natin ang magandang dough. Kung gagawa po kayo ng pangnegosyong recipe or maramihan para gawing paninda, i-adjust nyo na lamang po ang mga sangkap natin. Pwede nyo pong gawing times 2, times 3, or times 4 yung mga ingredients natin. Bahala po kayo. And then, kapag nakagawa na nga po tayo ng dough, ay i-rest or ipahinga muna natin ito ng mga 30 minutes para medyo lumambot pa siya. So habang naka-rest po ang ating dough, ay gagawa muna tayo ng filling or palaman. Sa isang bowl naman ay maglalagay ako ng 1 1/2 cup ng muscovado sugar. Kung wala po kayong muscovado, ay pwede na din po yung negro na asukal kung tawagin. Ito po yung parang itim na itim. And then 2 tablespoons ng oil or mantika and 1/4 cup ng tubig. And then haluin natin ito. Saka natin ilalagay gradually ang 1 1/2 cup ng all-purpose flour or third-class flour. Haluin uli natin ito hanggang makabuo tayo ng paste na palaman. The weather lady is nowhere to be found. Cause it's always cloudy. So dapat po ganito ang consistency ng palaman nyo. Dapat di na siya dumidikit sa kamay nyo kapag hinawakan nyo na ito. And then after 30 minutes po ay balikan na natin ang ating pinahinga na dough. So magdadust lang po ako dito ng konting harina. Saka natin dito i-divide at hahatiin ito kung ilang piraso ang gusto nyo na palabasin sa dough nyo. Kung gusto nyo po ng maliliit or malalaki ang cut ng inyong dough. So nadaman po natin ika-cut ang palaman natin. So mas maganda po yung ganito na ready na kung ilang piraso ang dough nyo. Ganun din po ang palaman nyo. So para walang sobra at wala ding kulang, parang pares-pares na po sila. And then next step naman ay magpapalaman na tayo. Gamit ako dito ng rolling pin para pang flatten. Kung wala po kayong rolling pin, pwede po kayong gumamit ng bote or baso. So ayan na nga po, nakapagpalaman na po tayo. Next step naman ay i-roast natin ito. So take note lang po na hindi po tayo dito gagamit ng mantika or oil. So i-roast lang po natin ito. At dapat po ay mahina lang po ang apoy natin dito. So una po natin lulutuin itong kabilang side. Pag medyo brown na po ang ilalim, pwede na pong baliktarin. Saka naman po lulutuin natin yung kabilang side naman. So ganito lang din po ang gagawin natin hanggang maluto po natin lahat ng ating mga piyaya. So ito na nga po, luto na po ang ating masarap na piyaya. Okay, so dapat po ganito lang po kanipis ang piyaya nyo para mabilis po siyang lutuin or talagang luto po talaga ang palaman niya. O diba? Sobrang dali lang pong gawin ng piyaya, kaya subukan mo na rin gumawa nito. So kung nagustuhan nyo po ang video nito ay paki-follow na lang po para updated ka po sa mga susunod ko pang video na gagawin. Paki-share na lang din po and paki-like na lang din. Thank you for watching! Bye!